Welcome, welcome, welcome back sa aking channel. It's Lipsthick Mama Vlog. If you are first timer on my channel, please click the subscribe button below if you are the first timer. Okay? So guys, ang pag-uusapan pala natin ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano ang aking, kung ano ang aking mga naging trabaho sa Pilipinas bago ako nag-abroad at kung paano, at kung magkano ang pinakaunang sweldo ko dito sa Hong Kong, dito sa aking mga amo, at kung ano yung aking naging mga trabaho sa pamamahay na ito. So guys, sana tapusin nyo tong aking video, sana makatulong ako na magbigay sa inyo ng idea at makatulong ako kung paano talaga pahalagahan natin yung ating trabaho, kung paano natin pahalagahan din natin ang ating pamilya at ating sarili. Okay? So sana guys, magustuhan nyo itong aking video today! Okay? Hello guys! Ayan! Guys, ikukwento ko pala sa inyo kung magkano ang sweldo ko nung bago akong dating dito sa Hong Kong, at kung kailan ako nag-start dito sa Hong Kong, at ano ang aking trabaho noong bago pa lang ako dito sa Hong Kong. So, ang pag-uusapin natin guys is, it's time to go home na! Kasi nga is, tapos na yung matatapos na ako dito at goodbye Hong Kong na ako. Kaya, ipapakita ko lang sa inyo guys kung gaano karami yung aking kontrata. Ang dami nito guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo siya guys. Walo. Wala nga dito yung isa eh. Gawa ng, hindi ko alam kung saan yung 2012 yata yung wala dito. Parang naano siya na misplaced to siya. Ito yung pinakalast kontrata ko guys. Year 2018. Oh, makikita nyo naman. Year 2018. Tapos, in 2 years. So, matatapos siya ng 2020. Diba? So, 2020 na. End na tayo. So, end na rin yung ating, ano dito sa Hong Kong. Yung ating pag-work dito as a domestic helper, guys. Diba? So, sa mga katulad kong OFW, huwag niyo hangarin na forever kayong OFW. Kasi ang hirap ng magtrabaho na meron kang laging bilang ang oras mo, bilang ang, kumbaga, bayad ang minuto, bayad ang segundo. Ang hirap guys, kaya pangarapin natin na mag-ipon, at pakisabihan naman yung mga nandiyan sa Pilipinas na huwag naman silang hingi, dahil tayong mga OFW, Diyos ko po, yung ating tulog, bilang lang yun. Ibag dito, hindi na nga to ibag eh. Luggage bag na nga eh, diba? So, itong mga to guys, within, ano na siya, mag-ano na ako dito, 15 years ako dito sa kanila. So, ganun siya karami gawa ng, ano, syempre, tumagal ako sa kanila. Kumbaga, napagtiyagaan din siguro nila yung kamalditahan ko, or hindi ko lang alam, baka napilitan lang. Itawan natin ang buhay. Kasi ganito kasi yun, bilang isang OFW, hindi, alam mo ang experience ko dito guys, nung bago ako umalis, ang Hong Kong ang pinakaunang ibang bansa ko ng nasakyan ng eroplano, Hong Kong. Tapos, pero nagkatulong din ako, ang una kong work mga 18, ganun. Ang una kong work talaga guys, nagtrabaho talaga ako guys, unang-una, sa mga kapitbahay. Kasi nasa Negros Oriental kami nakatira. So, ang trabaho ko noon, nung nag-aral pa ako, is yung mga rawan, mag-araw, yung magbabayad ka sa mga kapitbahay mo, tapos magtanim ng mais, magtanim ng mani, gano'n. Nagtatrabaho ako ng mga ganyan, guys. Tapos, marunong ako magtanim ng mani, marunong ako magtanim ng mais, gano'n. Yun ang alam ko. Tapos, babayaran ka ng, kano ba yung dati? 20 pesos yata yung isang araw. Parang ganun. Isang araw yun guys, 20 pesos.
Tapos, sumunod kong trabaho, dahil naging maaga akong mother, so, nagkatulong ako. Ang naging katulong ko, unang trabaho ko, isa siyang kapatid ng mayor sa Paranaque. Isa siya sa kapatid ng mayor ng Paranaque, yung amo ko noon. So, mayaman sila. Kapitbahay namin dati si, si Rofa Gutierrez. Yan, kapitbahay namin yan dati. Tapos, ang sumunod kong trabaho is, sa convenience store, nagtrabaho ako ng sales lady. Yun. Nagtrabaho ako ng katulong to experience lang ng 1 year. Tapos, 1 year, walang 1 year yata, mga 8 months lang. Kasi nga, iba ang walang alam talaga sa loob ng bahay ko. Iba yung sa bahay natin, iba yung sa ibang bahay. Tapos, pagkatapos nun, ang dami ko na sinasabi, no? Pagtsagaan nyo muna. Kasi isang beses lang ito mayayari. Magdaldala ko dito sa kamina. Tapos ngayon, nag-convenience store. Oo, sa Sukat Paranaque. Tapos, pagkatapos nun, nasubukan ko din magtrabaho sa yung magtinda-tinda ng hotdog. Tinda-tinda ako ng hotdog, guys. Tapos, bawat tinda mo ng hotdog, meron kang komisyon. Oo, tapos ilako-lako mo yung hotdog sa mga tabi-tabi, sa mga rilis. Oo, guys, kung saan ako nakakarating dyan sa Manila dati. Tapos, ngayon, hahabulin pa akong aso. Yung mga experience ko dati. Tapos, takbo ako pati ulan, init, tapos babahiin pa, lalo pag nagbagyo. Tapos, hindi ko yun kinaya. Kasi nga, mahina ako sa yung sakaya ng bus. Kasi maliit ako. Ngayon, pag nag-traffic kasi, tapos pa-uwi ako, sasakay pa lang ako ng bus sa Baclaran, alas 9 na ng gabi. Tapos, umuwi ko sa Paranaque. So, diba, ang tagal traffic pa yun. So, abutin ako doon ng alas 11 bago makakarating ng bahay. Tapos, kinaumagahan, gigising pa ako ng alas 3:30 para alas 4, mag-abang na naman ako doon sa may labasan ng para sasakay papuntang Pasay dahil nandoon yung aming office nung hotdog, dahil doon yung van. Ang gagawin kasi namin noon, guys, may van siyang ilalagay yung mga hotdog doon, lahat ng klaseng hotdog, basta nandoon na lahat. Tapos ngayon pupunta kami sa isang area, nandun yung mga kagrupo ko, nandun kami lahat, isang kumpul kami pupunta doon. Tapos yun, sasabihin ng aming leader na itong way na to, diretsuhin nyo yan, doon kayo magdala ng paper at yung mga presyo ng hotdog nando doon. Tapos alok mo, tapos sasabihin mo na free delivery, yun pala ang totoo nun, guys, ang van noon, nag-abang doon sa may kanto, nandoon yung van, tapos naka-freezer yung mga hotdog. Yun ang guys, pinaka-worst ko na talaga dati, trabaho yung tapos, yun guys, this afternoon nagtrabaho ako sa sabi ko mag-apply ako iba, so nagtrabaho ako ng factory. Ang trabaho ko naman sa factory, maganda sana doon, guys. Kaya lang, pag naging isang factory worker ka naman is, bago ma-receive mo yung iyong salary, ubos na sa kakabayad ng advance. Kasi nga, sa kasamahan mo, may nagpapautang ng bigas, may nagpapautang ng 10%, di ba? Nandoon na lahat. Tapos yun, hindi ka makakaipon. Tapos nangupahan ka ng bahay, namamasahe ka araw-araw. Nung una, wala pa yung utang-utang ng motor. Wala pa yan, guys. Habulan ng jeep. Oo. Pero nakalimang taon ako dun, guys. Na regular ako doon. Ang ko naman nun is, nagtrabaho ako doon sa, ang pwesto ko is, nasa repacking ako, guys. Mayroon din tayo doon, maganda din yung ating sweldo sana. Kaya lang, syempre, sinabi ko nga sweldo mo ubos na pagkatapos ng insinas katapusan. O, sabihin ko sa'yo. So, ngayon, doon ka naman mag-iisip ka ngayon, magululun ka ng SSS, magululun ka ng pag-ibig, tapos babayaran mo rin, kukunti na lang din matitira sa sweldo mo. Ang hirap. Talagang naranasan ko yun lahat-lahat, guys. Hanggat sa nag-decide akong mag-abroad. Tapos, paano nangyari yun? Dahil meron akong isang friend din na pareho kaming lubog sa utang. Sabi namin, sige, mag-abroad tayo. Try natin mag-abroad. Ganon.
dami ko na sinasabi. Ano? Tapos ngayon, isasabihin ko rin sa'yo kung ano yung sa inyo, next vlog ko, next video ko, kung anong unang lugar na aking inapplyan nung first time kong mag decide mag-abroad. So, ayun na guys. So, bago ako dumating dito sa Hong Kong, ang sweldo ko pala noong una guys. Ang trabaho ko nung, dito kasi sa Hong Kong guys, sasabihin sa, kung anong nakalagay sa kontrata mo, yun talaga ang tatrabahoin mo. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa ano, kung meron man, ipapaalam talaga yun sa, ano, sa kataas-taasan dito sa Hong Kong. Oh, at saka ang pinakamaganda dito sa Hong Kong guys, pagdating sa batas, talaga nasusunod. Oh, nasusunod talaga yung batas. Kaya yun. So, dati ang ano ko, mentionin ko lang yung ano ko, yung dati kong ano, ewag na lang, yung agency ko dati. Bago ako makarating ng Hong Kong guys, ang dami-dami kong ginastos dito. Ang ginastos ko dito guys, year 2004 or 2005, ang ginastos ko dito guys is umabot ako ng 100,000. Noon pa yun ha, noon pa yun. Kasama na lahat yung biyahe, tapos passport, lahat na yun talaga. Noon, yun, inabot din ako ng 100,000. Tapos, bago ako dumating dito, ito yung pinasa sa akin ng agency. Doon sa Manila to. Sa Manila to siya galing. Na ito yung binigay sa akin na ito yung ano ko, ito na yung amo ko, ito yung ano. Tapos ang ano ko dati, ang bahay namin dati is nasa 45 floor. Oh, tapos walang dalawang adults lang, tapos expecting baby. Yun yung panganay ngayon na inalagaan ko. So, ano, ang bahay namin noon, na-remember ko mga ano lang kami doon, mga 10 days lang ako nakatira doon, tapos lumipat kami. So, pagdating ko ng Hong Kong guys, sinabak agad ako sa lipatan ng bahay guys. Oo. Tapos lumipat kami sa pinakataas na bahay, 52 floor, nandito naman yun sa isang kontrata. Tapos ngayon, nung time na yun na nag-ano ako guys, nagpunta ako dito, ang sweldo ko nung una guys is ano, bago akong tumating, ang sweldo ko noon is gano ba? Yung pinaka. Ano siya? Ang sweldo noon is 3,000. Yan oh. Yan ang sweldo noon. 3,320. Yan pa lang ang sweldo noon, guys. Tapos ang pera nito noon, guys, nasa ano pa siya? Ang palit nito is nasa 7,000 each 1,000. So 'di ba malaki-laki na? 7,000 yung palit nun, inaabutan ko pa yun eh. Tapos ngayon, yung allowance namin ng food allowance, may 300 kami noon. May 300 yung food allowance noon. So ibig sabihin noon, mas mura pa talaga yung mga bilihin. Hanggang sa tumaas. So, ngayon, ang swelduhan ngayon dito sa Hong Kong, guys, is 4,600 yata. Not sure. Kasi hindi ko alam kung binago this year kasi nga gawa ng pandemya. Parang hindi nila binago ngayong year na to. Oo. Kaya yun ang aking, ano, guys. Tapos, ang work ko naman noon, dito kasi, guys, nakasulat talaga kung ano ang anuhin mo. Kung ano ang gagawin mo. So, ang bahay namin, ang liit lang ha, 700 lang yung bahay namin noon, bago ako dito dumating. Tapos, ang share kami ng room, ng bata, tapos, ina-arrange yung pagtulog ko. Share kami ng room, pero ang unang tulugan ko talaga noon, guys, nung dumating ako dito is, yung sa beranda ng bintana. Ang mga bintana kasi dito, parang may paangat siya na nandoon yung parang lagaya ng cabinet. Doon ako natutulog noon, guys. Ito yung kauna-unahan kong bedsheet na hanggang ngayon hindi ko siya natapon-tapon kasi na gawa ng siya yung pinakauna-una kong quilt. Bala, quilt. Siya yung pinakauna-una kong quilt. Dumating ako dito ng, binigay siya sa akin ng mga after 2 days. Dumating ako. Oo. Yun ang aking experience dito. Tapos, nakalagay din dito, guys, yung mga facilities to provide. O, nilalagay dito yung lights, what?
toilet and bath, bed, blanket, blah blah blah, pillow nakalagay dito. Tapos ang other noon is ikaw nang bahala. Ganun ang aking ano noon, ang aking trabaho. Tapos dito naman sa likod nakalagay din dito ng ano, kung anong mga additional trabaho mo. So ang trabaho ko noon is, basahin ko ha, talagang major household chores, yun ang trabaho mo. Tapos magluluto, tapos cooking, tapos after each person, household constant attention required, tapos if required na yung mga ganyang-ganyang mga ano, mag-aalaga ka ng kung sino pwede mong alagaan. Depende yun. Tapos, babysitting. Yan ang pinakauna kong trabaho. Kasi bago, wala pa naman nun. Ay, nandyan si baby. Si panganay, two months na siya nung dumating ako eh. Kasi guys, pagka-receive ko na itong kontrata ko na ito, hindi agad ako nakawalipad. Kumbaga, nag-antay pa ako ng 2 months nun kasi nga, diba, i-prepare ka pa doon sa mga training. Basta ang dami pa talaga. Tapos ngayon, nag-training ka pa ng 2 weeks. Basta ang dami pa talaga. Tapos, child minding. Pag may baby na, syempre, tuturuan mo siya. Tapos, others, please specify. So, ang nakalagay dito, meron akong daily car wash. Ayan guys, nakalagay siya. Daily car washing. Kita nyo ba? Ayan ako nakalagay, daily car wash. So, yan daily car washing guys, sa totoo lang, hanggang inabot ako ng 6 na taon dito, hindi pa ako nakapag-car wash. Sa totoo lang. Kasi, itong car wash na ito, hindi to nakalagay sa aming bahay, kundi nakalagay to sa opisina ng aking amo. Oo, diba? Ang swerte-swerte ko sa pag-ano, dito. Tapos guys, kung kailan lumipat kami, dito sa city, dito sa bahay na to, saka pa ako ng car wash. Oo. Kasi nga, dito meron siyang car park. Doon kasi, sa ano, ang unang, in 15 years guys, nakalipat kami ng bahay ng 5 beses. Una, sa Tungchong kami nakatira. Ang bahay namin sa Tungchong, ang Tungchong nandun yung airport. Guys, nandun yung airport talaga. Kumbaga, every minute lumilipad, bababa yung aeroplano. So, napakaingay yung lugar na yun. As in, masasanay ka rin. 5 taon kami doon, guys. 5 taon kami sa Tungchong. So, lumipat kami ng... after Tungchong, sa Tungchong kami nakatira. Tungchong, tapos lumipat kami ng another bahay sa Tungchong. Saka sa kabilang bahay din naman. So, 3 beses kami nagpalipat-lipat doon sa area na yun. Kasi maganda talaga ang place ng Tungchong, guys. Tapos, after noon, lumipat kami sa Kowloon City. So, nandun kami ng Kowloon City. Tapos, pagdating ng Kowloon City, lumipat kami ng another bahay sa Kowloon City pa rin. So, nakalimang lipat ako sa loob ng 15 years. So, alam ko guys kung paano maglipat, kung gaano kapagod maglipat ng bahay dito sa Hong Kong. Kasi ang karamihan dito sa mga amo dito sa Hong Kong, mostly talaga, wala silang sariling bahay, kundi nangungupahan lang din. Kasi ang bahay dito, sobrang mahal guys. Yung mga flat, kaya napakamahal. Oo. Kaya alam mo naman, kung may mga discount, doon sila, nagsisilipat din sila. Ganun, kahit gaano kalayo. Makaano lang, makatipid lang. Ganun ang mindset ng mga, ano guys, ng mga in-chief. So, ngayon guys, maraming salamat sa inyong lahat. At sana ay patuloy niyo pa rin akong subaybayan sa aking pag-uwi sa ating sariling lugar. At doon na ako mag-vlog-vlogan. So, meron pa naman akong meron pa akong mga 2 buwan. 2 buwan na natitira dito sa Hong Kong. Oo, tapos uwian na. Oo. Tapos, ano guys, kaya sana patuloy niyo pa rin akong subaybayan. Magsuportahan tayo hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay. Okay? So, love God. The owner is the God. Kasi yun ang bigay sa atin ng ating lakas at karunungan, diba? So, yun talaga. So, God bless guys. Bye-bye.